Hello mga fans, again Metal Joe po na naman ito. Nagbabalik pa naman sa review. This time around, Gundam Virtue. Tignan natin ang loob ng box. At pinagsama-sama lahat ng runner sa isang plastic. Tingnan ko na ito kanina. At ito yung manual. Pwede nyo basahin kung gusto nyo itong tignan. So, kilatisin natin isa-isa. At ito yung nakapaloob doon sa manual. May ganun karami. At ang kagandahan, may kasama siyang extra stand. Yes, para ma-pose mo si Gundam Virtue pag nabuo mo na. May mga scratches pero pwede na rin kaysa wala. Okay, kilatisin natin ang mismong runners. Color separation, shiny black, well, dark gray. May mga degradation sa mold, mga yupi na yon, parang dents. Obviously wala yan kay Bandai, pero dahil kopya lang to, makikita nyo talaga yung binayaran nyo. Gray parts para sa kanyang frames. Ito rin, kasama rin yung kanyang polycaps sticker na napakapangit ang pagkakaprint ng quality. And obviously, same with the white runners, makikita nyo yung degradation at yung mga yupi sa molding process na kopya mula obviously sa original. Hindi ka nun kagandahan yung quality. Okay, at yung extra polycap. So yun po ang laman ng box. At may dalawang loose parts na kasama. So yan po yung unboxing. Now ito yung mga parts at kailangan kong buuin. Mag-speed build po tayo, step by step. Una po ay ang torso, yung main body, sa tulong ni The Flash. Speed build po ito mga katropa. Para lang magkaroon kayo ng idea kung paano ko siya binuo. Although hindi siya detalyado, pero may kita nyo kung paano siya inassemble. Okay, isa sa mga na-notice kong mga magiging problema dito ay yung peg parts. Obviously, medyo may kahirapan ipasak at i-sandwich yung dalawa. So ang gagawin ko ay ganito. So tatabasan ko siya ng 45 degrees doon sa peg. Okay, snap. Yun. At isa pa. Yan. Kasi kung wala yun, ang hirap isaksak at kailangan mo sasakit rin ang kamay mo para ipasak doon sa butas. So obviously nung ginawa ko yun ay easy peasy lemon squeezy at problem solved. So minimal effort, konting tula, konting puwersa, and then yun na. So ganun lang siya kadali mga katropa. Ito talagang problema sa mga knock-off yung fitting issue. At nakikita mo yung mga sobrang plastic base sa nab mark. So pipinturahan ko to obviously para sa aking pinaplanong Trans-Am mode. Abangan nyo po yun mga katoto. Okay, at pabalik tayo sa speed build para buuin yung main body unit. Okay.
Okay, ito yung main body unit. Talaga medyo kailangan trabahuhin para mag fit together. May mga loose parts, tong red parts sa bewang. Pero kayang remedyohan niya ng Tamiya plastic cement. So that's for later on. Sobrang daming knob marks. And obviously, yung color separation niya pa rin naman ay base sa design ni Bandai. Yeah. Overall, okay naman. So, speed build ulit mga katropa. Okay, binuo natin yung kanyang head part. May mga issues tayo na encounter. Again, yung peg at saka yung fitting. Maraming knob marks. So, tapas-tapas dun sa mga pwesto na may mga plastic, extra plastic. So far, so good. Na-achieve naman natin yung nasa manual. Spruce up lang natin ng detalye by adding paint at saka sa ice and obviously recolor sa trans arm mode. Mainikamin talaga dito ay yung kanyang faceplate na medyo loose, so no big deal. So balik tayo sa speed build. Nabuo po natin yung kanyang arm unit. Obviously, yes, applicable pa rin yung mga technique na ginawa natin. So obviously, magkakaroon kayo ng problema dito sa peg na part na to. Kasi may mga obvious plastic na naka-stick. So ang ginawa ko ay kinaiso siya ng nail file. Smoothen out yung mga rough parts. Okay. So, after that, lagay ko tong part na to. Medyo kinayos ko rin yung kanyang surface. Later on, i-smoothen out ko to na liha na 800 grit or higher. Para mas smooth yung surface later on. Kasi ang dami talaga imperfection sa surface niya na kailangang ayusin. So basically, a lot of work to be done. Natanong ko sa sarili ko, is this worth it sa presyong binayaran ko kumpara sa trabaho na inuukol ko para buhin itong kit na to? Well, obviously, oo naman. Kasi mapapractice mo yung patience at saka yung skill mo as a modeler in dealing with this such imperfections na ma-encounter mo sa build. So overall, it's a good experience naman. At hindi siya ganun kasakit sa bulsa dahil hindi naman siya ganun kamahala. Nga lang talaga, kailangan mong paghirapan at trabahuin para maayos yung presentation. Nawala na nga yung overall detail dito sa mga lines kaya sa mold degradation. Siguro accent mo na siya later on with scribbling. So, ito na yun. Earlier, nagkaroon ako ng problema fitting this part. So, obviously, nawala na yun. And then, ito na yun. At pwede mo na ikabit yung arm unit.
concussion, so medyo align mo lang to holy cup. There you go, snap, fit, perfect. So lagyan na lang yung kamay later on. Okay. So, yeah, parang matrabaho, pero worth it naman. At gusto mo lagyan yung mga seams, tulad nung nasa dito, pwede mo siya lagyan ng plastic seams. Para mas modern na. Pero ito, I think it's part of the design, so let's skip that. Okay. So, ito po muna yung arm. Overall, you only get 90 degrees sa kanyang arm bend. At balik sa speed wheel. Now, sa weapon part na to, yung sa beam saber, talagang super tight at ayaw magkasya at medyo deformed pa yung slot, so kailangan ito trabaho. Okay, simulan na natin yung leg part. Last but not the least, yung backpack at saka ang waist unit para makompleto yung kit. Okay, ito na po yung mga nabuo nating parts. And obviously, hindi ko mahanap yung isang part, so later on, naraglag yun lang siya somewhere sa area ko, so find it later on. And yeah, let's try to put the whole kit together as a whole. So far, mas gusto ko yung polycup niya kumpara kay yung model na sobrang lambot. Nga lang, mas gusto ko yung mold ni Yuyan kumpara dito. As you can see on my last review, hindi masyadong obvious yung mold degradation kumpara dito. I think gawa to ni Titi Hongli pero walang branding, so it's hard to say. So usually yung mga lumang brand ni Titi Hongli may branding, eto walang branding as you can see on the box. And one of the glaring part, eto ay yung leg keeps wrapping a bit of loose. So overall naman, yung presentation niya achieved naman. Pero a lot of work is needed to make this look smooth. Especially kung gagawin mo siyang transamble. As you can see, yung weapons naman niya ay one big GN rifle. I think that's what it's called. So, achieved niya naman, nahawakan niya ng isang kamay. Hindi naman siya big deal in terms of the kit holding the weapon. I'm really looking for the master grade na i-release ni Bandai, and I'm going to buy that one as soon as it comes out, and that I will make a review. So obviously ito na po yung buong kit, and yeah, hindi ko to nakabit kasi nawawala isang part. So overall presentation ay achieve niya yung pinakita sa picture, pero later on gagawin natin itong loose leg. Gagawin natin itong trans-arm mode. At ito po yung final presentation. Ito lang talaga yung ideal na presentation niya as a kit. So obviously watch out for part 2 as we paint this kit and turn it into a trans-arm mode version. So thank you for watching. Please like and subscribe sa mga hindi pa. I'll see you on the next review. And stay well and stay healthy. Take care now. Again, this is Gunmetal Joe signing off.
Bye now!